ba ang mga 12 labors ni Hercules? Ating alamin sa video na ito. Unang labor, slaying the Nemean lion. Ang unang pinagawa ni Eurystheus ay dalhin ang balat ng leon sa kanya. Ang napakabangis na Nemean lion ay nakatira sa rehiyon ng Nemea. Pagkatapos maghanda para sa una niyang labor, ay nagtungo si Hercules sa bayan ng Cleonae. Tumira siya doon sa simpleng bahay ni Molorcus, isang workman for hire. Nang nasa Nemea na si Hercules, ay inumpisahan na niyang hanapin ang napakabangis na leon na nakita naman niya kaagad. Inumpisahan niya itong panain, ngunit napagtanto rin na walang kwenta ang kanyang mga araw sa impenetrable na balat ng leon. Kaya ang club o parang batutang kahoy ang kanyang napiling gamitin at sinundan niya ang leon hanggang sa kuweba na may dalawang pasukan. Hercules blocked one of the doorways, then approached the fierce lion through the other. Nakipagbuno siya dito. Di alintana ang mga kalmot ng leon. Gamit ang kanyang lakas ay sinakal niya ito hanggang sa mamatay. Nang magbalik na sa Mycenae, dala ang balat ng leon na mangha ang hari dahil nagawa ni Hercules ang mahirap na task. Dito na nag-umpisang matakot ang hari sa kanya. Sa ibang version ng kwento, tinulungan siya ni Athena gawing armor ang balat ng leon na kanyang nahuli. Labor 2, slaying the Lernaean Hydra. Ang pangalawang labor ay patayin ang Lernaean Hydra. Ang Hydra ay isang ahas na nakatira sa lawan ng Lerna. Ito ay may 9 na ulo. Ang isang ulo nito ay immortal, habang ang iba naman ay mortal. Naghanda na si Hercules para hanapin ang Hydra, pero hindi siya nag-iisa. Kasama niya dito ang kanyang pamangkin na si Iolaus. Nagtungo ang dalawa sa Lerna at hinanap ang lungga ng halimaw. Nang makita ang lungga, ay hindi makaporma si Hercules dahil nakakalason ang mist na binubuga nito. Kaya ang ginawa niya ay nilure muna ito gamit ang nag-aapoy niyang mga pana. Napakahirap patayin ng Hydra. Dahil sa oras na napuputol niya ang isang ulo nito, dalawang ulo naman ang tumutubo ulit. Dagdag pa rito, ay hirap siya na makawala sa pagkakapulupot ng Hydra sa kanya. Halos mawala na ng pag-asa si Hercules, kaya humingi siya ng tulong kay Iolaus, na sa oras na yun ay alam kung paano talunin ang halimaw na ahas, dahil sa pinayuhan ito ni Athena sa kung ano ang dapat gawin. Kaya gumawa sila ng plano. Sa oras na napuputol ni Hercules ang ulo, siya namang pagsunog doon ni Iolaus. Pinipigilan ng apoy ang kakayanan ng Hydra na patubuin ulit ang ulo nito. Nang magawa na nila ito sa 8 ulo, simpleng pinutol niya na lamang ang pangsyam gamit ang espada na binigay sa kanya ni Athena. Nilagyan niya ng nakakalasong dugo ng Hydra ang kanyang mga pana, at para makasigurado, inilibing ni Hercules ang ulo ng Hydra. Pagkatapos ay tinabunan ng malaking bato. Hindi natuwa si Eurystheus sa pinakitang pagpatay ni Hercules sa Hydra, dahil nalaman nitong tinulungan siya ni Iolaus. Ang pagpatay sa Hydra ay hindi sinama ng hari bilang isa sa mga labors niya. The third labor, capture the golden hind. Sa bayan ng Cyrenia sa bansang Greece ay may nakatirang golden hind. Itong deer na ito ay merong gintong mga sungay at bronze na mga hooves. Ang animal na ito ay maituturing na sagradong alaga ni Artemis, ang goddess of wild animals at hunt. Kaya hindi pwedeng patayin ni Hercules ang nasabing hayop, bagkus ay kailangan lang niyang huliin ito. Umabot sa halos 1 taon si Hercules sa paghahanap sa naturang hayop, at kanya itong napagtagumpayang huliin. Habang papauwi si Hercules, dala ang nasabing hayop ay nakasalubong niya sina Artemis at Apollo. Ngunit ipinaliwanag ni Hercules ang dahilan kung bakit na hinuli ang golden hind, at dahil sa task na pinagawa sa kanya ni Eurystheus.
naintindihan naman ni na Artemis at Apollo ang paliwanag ni Hercules at hinayaang dalhin nito ang Golden Deer sa kondisyon na ibabalik din ito sa kagubatan. The Fourth Labor, Capture the Erymantian Boar. Inutusan ni Eurystheus si Hercules para ihandog sa kanya ang wild boar na naninirahan sa bundok ng Erymantos. Ang mga tao sa nasabing bundok ay takot sa Erymantian boar, kaya hinabol ni Hercules ang nasabing boar at gamit ang isang lambat ay nahuli niya ito. Dinala ni Hercules ang Erymantian boar kay Haring Eurystheus. The Fifth Labor, Clean the Stable of King Augeas. Si King Augeas ay merong kulungan ng mahigit 1,000 na baka. Ito ay hindi pa nalilinisan at sobrang dumi. Inutusan ni Eurystheus si Hercules upang linisin ang kulungan ng mga baka ng nasabing hari sa 1 araw lamang. Upang malinisan ni Hercules, naisip nito na baguhin ang ruta ng 2 ilog papunta sa kulungan ng mga baka upang malinis agad ito sa 1 araw. Ngunit hindi ito ibinilang na task ni Eurystheus dahil ginamit niya ang mga ilog para linisin ang kulungan ng maraming mga baka. The Sixth Task, Defeat the Stymphalian Birds. Ang mga Stymphalian Birds ay mga nakakatakot na hayop na kumakain ng tao na nakatira sa bayan ng Stymphalos. Ang kanilang mga tupa ay kasing tulis ng bakal at parang darts ang kanilang mga balahibo. Inutusan ni Eurystheus si Hercules upang itaboy ang mga nakamamatay na ibon. Upang matulungan si Hercules sa kanyang task, ay dinalaw siya ni Athena upang bigyan siya ng clapper na lumilikha ng ingay na panakot sa mga Stymphalian birds. Habang papalayo ang mga ibon, ay ginamit ni Hercules ang kanyang pana na may poison galing sa dugo ng Hydra upang patayin ang mga ibon, habang ang mga ibang nakaligtas na ibon ay tuluyan ng lumayo. Labor 7, Capture the Cretan Bull. Ang Cretan Bull ay isang brutal at nakakatakot na toro. Wala sa matinong pag-iisip at kayang bumuga ng apoy upang iligtas ang bayan kung saan nag-aamok ang Cretan Bull ay pinuntahan ito ni Hercules at dito na niya ginupo at tinalo sa wrestling ang Mad Beast na ito. Pagkatapos matalo ni Hercules ang halimaw na Cretan Bull ay dinala niya ito kay Haring Eurystheus. Labor 8, Capture the Horses of King Diomedes. Si King Diomedes, ang leader ng Bistones, ay may alagang mga kabayo na kanyang pinapakain ng laman ng tao. Si Hercules kasama ng kanyang mga alagad ay nilabanan si King Diomedes hanggang sa napatay ni Hercules ang hari. Pagkatapos mamatay ni Haring Diomedes, ay hinuli ni Hercules ang mga kabayo at pinakain sa mga kabayo ang katawan ni King Diomedes. Labor 9, Obtain the Belt of Queen Amazon Hippolyta. Si Queen Hippolyta ay leader ng mga Amazona at meron siyang leather belt na bigay ni Ares o ang God of War dahil si Hippolyta ang pinakamalakas na Amazona. Si Haring Eurystheus ay gustong makuha ang belt ni Hippolyta para irigalo sa kanyang anak na si Admete. Dahil dito ay inutusan ni Haring Eurystheus si Hercules para kunin ang leather belt ni Hippolyta. Pumayag naman si Hippolyta na ibigay ang leather belt kay Hercules. Ngunit dumating si Hera na nag-anyong isang Amazona upang linlangin ang buong tribo ni Hippolyta at sinabing gustong tangayin ni Hercules si Hippolyta. Nagkaroon ng digmaan at napatay ni Hercules si Hippolyta. Labor 10, Capture the Cattle of Geryon. Si Geryon ay isang halimaw na may pakpak at merong 3 katawang tao. Meron siyang alagang mga red cattle. Inaalagaan niya ang mga red cattle sa tulong ng isang higante at nakakatakot na aso na may 2 ulo. Napatay ni Hercules si Geryon
ang higante at ang aso na may dalawang ulo. At dinala ni Hercules ang mga red cattle kay Haring Eurystheus. Labor 11. Bring the golden apples of Hesperides. Sa labor na ito ay inutusan ni King Eurystheus si Hercules upang nakawin ang mga gintong apple sa garden ni Hesperides. Naglakbay si Hercules sa buong mundo upang hanapin ang mga golden apples. At humingi siya ng tulong kay Atlas upang nakawin ang mga golden apples. Habang ninanakaw ni Atlas ang golden apples, ay si Hercules ang humawak ng heaven and earth. Ngunit bago pa umalis si Atlas, ay nakiusap na si Hercules na buhatin ni Atlas ang heaven and earth para ayusin ni Hercules ang kanyang sinturon. Pagkatapos buhatin ni Atlas ang heaven and earth, ay tumakbo na si Hercules dala ang mga ninakaw na mga golden apples. Labor 12. Capture Cerberus. Ang panglabing dalawa at final task ni Hercules ay ang paghuli sa halimaw na Cerberus. Ang Cerberus ay isang halimaw na aso na merong tatlong ulo. Ang Cerberus ang nagbabantay sa gates of the underworld. Alam ni Hercules na hindi niya kayang direktang makapasok sa underworld dahil sa nakabantay na Cerberus, kaya dumaan siya sa isang malalim na kuweba para puntahan si Hades at tanungin kung pwede bang huliin ni Hercules ang Cerberus. Pumayag naman si Hades sa kondisyon na talunin muna ni Hercules ang Cerberus. Nagtagumpay naman si Hercules sa panghuhuli sa Cerberus. Ang 12 labor ni Hercules na kanyang mapagtagumpayan na tapusin ay siyang nagpalaya sa kanyang mga kasalanan. Pagkatapos magtagumpay si Hercules na makuha ang Cerberus, ay dito na rin siya pinalaya sa kanyang mga paghihirap. Maraming salamat mga kanakers sa panonood sa video natin na ito. Kung meron kayong mga suggestions o kaya'y mga katanungan tungkol sa mga content natin, ay i-comment lang ninyo down below. Maraming salamat mga kanakers. Kanakers signing out.